Kakarating lang po namin ni Tatay Rinaldo, galing po tayo sa Borongan Doctor's Hospital. At sa wakas na check up na po siya, nag-undergo po siya ng x-ray. At ayon po dito sa impression po ng result ng x-ray, meron po siyang tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease. Ibig sabihin, lifetime daw po ito nagamutan, Tatay, no? Yun po ang sabi ng doktor. Kaya meron po tayong mga resita, guys. Medyo madami po itong ititik ni Tatay. Ayan, hinihingal pa ako sa pagod pabalik-balik sa bayan. Ayan, ito, niresitahan po si Tatay ng inhaler para po ito sa paghihingal niya, no? Dahil kailangan daw po ito para parang maintenance na rin po ito sa kanya, para hindi siya mahirapan huminga at the same time yung kanyang karamdaman ay ma-neutralize dahil po sa mga gamot na ititake niya. Salmeterol, kumbaga para siyang alternative sa nebulizer, no? Dahil wala po siyang nebulizer, pwede rin naman sana yung salbutamol. Pero ito, inhaler po siya, Tatay, no? Pag once medyo nahihirapan kayong huminga, ano nyo lang sa ilong nyo, sa umaga at saka sa gabi, no? Opo, yun naman, nalaman naman ni Tatay kasi nandun siya nung kinausap kami ng doktor. Kaya medyo kabisado na ni Tatay, alam niya na yung mga pagtitik ng mga medisina niya. At meron po tayo dito, guys, mga for pain, yung mga pang ano niya. Pag sumasakit yung tuhod, meron din pong resita ang doktor para sa kanya. Nandito po yung ating resita, tuturuan po natin si Tatay kung paano ititake. Kasi meron po dito 3 times a day. Tuturuan ko po kayo, Nanay, no? Para kayo yung mag-monitor ng pag-take niya. Kaso nga po, mali-mali rin ako. Mas maalalahan yung pangaya. Ay, mas magaling pa yung memory mo. Oo! Ganun po pala. So, isusulat ko na lang sa papel, Tatay. Ang sa umaga, ang sa araw-araw po. Tatlong beses sa isang araw. Oo, kailangan. Knowing naman din naman sulat. Oo, mamaya isusulat ko. Opo, para kabisado yung pagtitik ni Tatay. Mahirap kasi yung kagayan nito, guys. Mahirap basahin yung sulat ng doktor. Oo, mahirap ang pagbasa ng sulat ng doktor kasi madami po ito. So, kailangan nating i-guide si Tatay sa tamang pag-inom at kung ilang piraso sa bawat araw, no? Gusto po nating maging maayos ang kalusugan nyo, kaya dapat susundin mo. Opo, may bigas ka pa. Mayroon pa po. O, yung huli nating binigay. Basta bago ka mag-take, Tatay, no? Yun yung sabi ng doktor. Bago tayo mag-take ng gamot, kailangan tayo kakain. May laman ng ating tiyan para hindi ho magkakaroon ng problema. Okay. Kasi yung ano, yung vitamins, kakain muna akong almusal ng bago ako susubo ng isa. Opo, kahit mga vitamins, kailangan may laman ang tiyan din natin para safe po sa atin, sa ating kalusugan. Hindi pala siya based po sa kwento ni Nana, yung kapatid niya, tuberculosis. Hindi po pala. Chronic obstructive pulmonary disease, ano siya, lifetime na maintenance na paggagamot. Kaya nahahapo siya at hinihingal. So, ano po kasi kami nagpa-doktor dati? Halika, Nanay. Sa probinsyal. Ah, sa probinsyal. O, isang linggo nga tayo yata mahigit. Opo. Ano po ang sabi doon sa inyo? Nilagay po kami doon sa may mga tuberculosis. Sa may mga TB, di ba ano? Sa 6 na buwan ako nag-tick ng gamot. Oo. Siguro baka gumaling na yun. Gumaling na po siguro. Ito na lang yung medyo nagkaroon ng komplikasyon. Kaya may panibagong condition si Tatay. Kailangan, Tatay, yung gamot, ha? Good for ano po ito? Good for 15 days. Kailangan tuloy-tuloy. Isusulat ko mamaya bago ako umalis para kabisado mo yung pagtitik ng mga gamot. Okay. Palagay po yun, Tatay. May gamot na si Tatay, yung kapatid. Salamat niya sa inyo. Maraming salamat. Nandiyan kayo, tumutulong. Sana marami pang mga kagaya nila namin matulungan ninyo. Opo. Salamat po. Opo, wala pong anuman. So, okay na po. Pag naubos yung gamot nyo, after 2 weeks, babalik po tayo doon sa ating doktor para sa follow-up check-up nang makita kung ano po yung pagbabago sa kalusugan nyo, Tatay. Opo. Thank you.
Okay, ayan tatay. Ito na po, no? Para mas maliwanag at maintindihan mo. Yung si Furoxim, umaga, tanghali, gabi, tig-iisa. Sabay din yan doon. So, po, ito may mga pangalan po siya. Mm. Oo, pag hindi... ano rin yan, isang araw lang yan sila. Opo, isang araw din, umaga, tanghali, gabi. Mm. Ayan. At yung iba naman, kagaya nitong mulib, gabi lang. Mm. Ito. Itong mulib, gabi lang. Sa gabi, isang piraso lang. Yung sit-ud, tanghali lang. Ito. Tanghali mo lang to ititig, no? Yung predinison, one half, hahatiin mo ito, kalahati, no? May nakasulat naman dyan, kalahati lang sa umaga, kalahati sa gabi. Ayan, one half. Okay? Opo, kasi mahirap mag-base dito, hindi niya maintindihan. Hindi ko maintindihan yan eh. Mahirap mo mansulat, doktor. Pag hindi niyo naintindihan, ipabasa mo lang sa kay ate, na, sa kapatid mo. Okay, ayan guys, may gamot na po si tatay. Itong silicosib tatay, pag sumasakit lang yung tuhod mo, saka mo lang siya ititake. Pag hindi, wag mo pong iinumin, na. Okay, ayan. Para na tayong doktor, guys. Ganun pala yun. Ang hirap din i-explain. Lalo na pag mga ano, about sa medicine, mahirap po tayong makabasa. Kakaiba yung mga sulat. Ay, maraming salamat po. Ayan, ito po lahat. Itatabi po natin dito, no? Huwag niyo pong mawalan yung mga resita. Okay. Para meron po tayong ano, guidelines pag babalik tayo sa doktor. At gusto nating pasalamatan si Tita Joy kasi siya po yung nag-sponsor ng pagpapagamot. Salamat. Ni tatay. Nagbigay po siya ng 5,000. Yun po yung 4,000 ginamit po natin guys sa check-up. At gusto ni Tita Joy bilhan si tatay ng higaan para hindi siya lalamigin kasi medyo malamig dito. At yung sahig po ninyo, yung kawayan, malamig sa likod. Si set-up lang po natin guys. Okay. Diyos lang po tatay, ikakabit po natin. No? Okay, Ate Sayra, kasi mabigat ako, baka bumagsak ang sahig ni tatay. Ikaw na lang po yung magkabit doon. No? Mm-hmm. Ayan. Ipatong mo na lang ganyan, Ate Sayra. Ipatong mo na siya. Hindi siya lalamigin. Kasi guys, yung sahig ni tatay, ayan po, butas-butas na kawayan. Mahirap naman pag matutulog siya. Po, at ito po yung bed cover. Ayan. Ayan, okay na Ate Sayra. Okay na po. Thank you po Ate Sayra. Salamat po. Ayan po. Gaano maramita. May karton na yan, may banitan doon sa baba. Opo, mas maganda yung ganyan para talagang hindi kayo gaginawin at papasok yung lamig sa likod nyo. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat na tumutulong sa akin. Salamat, salamat po. Opo. Si Tita Mel naman po, naghandog po siya ng ayuda para po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, meron tayong Opo, Ensure Complete para sa ating mga elderly. Ito tatay, sobrang ganda na ito. Maganda po sa kalusugan. Meron po dito oatmeal at mga cookies, mga pangmerienda po ninyo tatay. Salamat po sa inyong lahat na tumutulong sa akin. Maraming salamat po. Sana marami pang matulungan mo. Hanggang katulad po. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Salamat, salamat. Gusto po natin lahat ng ating mga elderly. Mahandugan po natin ng blessings galing po sa ating mga sponsors. Si Tita Mel, meron pong pinapabigay po sa inyo. At meron po ditong oatmeal para po sa inyo nanay. Na, bali, dalawang pack na po ito. Kasi tatlo kayo dito, no? Opo, ayan. Tatay, yan po yung almusal. Masarap po yan. At nandito po yung Ensure Complete. Mag-share-share na lang po kayo. Dalawang lata po ang dinala ko.
Ayan tatay, no? Para kahit papano makatulong po itong gatas sa inyo nanay. At meron po dito mga cookies. Mga digestive cookies para po sa inyo. Mga merienda po yan. Ito po nanay. Masarap po yan kasi mga healthy po ito na mga cookies kasi hindi siya ganun katatamis. Salamat. Opo. Ayan. Salamat. Ito pa po. Salamat po sa mga nagbigay. Maraming maraming salamat po. Naway, bigyan pa kayo ng Panginoon ng mahabang buhay para marami pa kayong matulungan. Kagaya namin. Opo. At sa inyo mga tumutulong, na ginawa kayo ng instrumento ng Panginoon, bigyan kayo ng magandang pangkalusugan na humaba pa. Dahil marami pang umaasa kagaya namin sa inyo. Opo. Maraming maraming salamat po. Sa mga sponsor, salamat po. Sabi ko nga, mga bigay-bigay po. Buti na lang nagbibigay po sila. Oo, hindi kayo nakakalimutan. Mayroon talagang mga tao na mayroong mga kagaya sa inyo na maabubuting kalooban. Siyempre, tinitingnan po yung kalagayan namin. Kusa po silang nagbibigay, nakakahiya naman po mangingi. Siyempre, hindi ka nang hihingi. Opo. Pag binigyan, maraming salamat, maraming maraming salamat. Opo, wala pong anuman. May ano naman kayo, meron kayo itong senior citizen? Mayroon po. Nakukuha nyo naman. Oo, malapit na nga daw po kami kumuha ngayong October. 3,000 daw po yun. Pambili-bili ng ulam, kung ano-ano. Opo. At least meron po kayong tatlo, pati si Tatay Rinaldo. Ako ang kumukuha ng kanya. Ah, kayo din. Oo, kahit noon, ako naman ang nag-aano yan. Baka may mensahe po kayo sa anak nyo na nasa Pangasinan. Nakikita kami yan, wala rin naman po trabaho yan. Ah, wala siyang trabaho. Huwag kang mag-alaala, maraming tumutulong na mabuti ang kalooban. Nakakatawi din, makakaraos tayo. Opo, basta sa ano lang. Sa tulong nila, sa tulong ng Diyos. Salamat po. Mag-iingat lang po kayo dito, lalo na't maulan. Medyo maputik pa man din dito sa lugar niyo. Sinusundo po kami pag yung malaking-malaki na. Kasi noon po nung bumanggan dyan ang tubig. Sa may bubong niyo? Opo. Sinusundo kami at saka kahit sa mga kapitbahay. Hindi naman kami pinababayaan. Buti na lang, mababait yung mga tao dito sa lugar niyo. Uy, naniniwala po ako na kapag may maganda kang itinanim, hindi kayo pababayaan. Ano po ang pinagkakaabalahan niyo pala, Nanay Nelly? Wala. Dati napupunta ko sa bukid, may kainin ako. Opo. Ngayon dyan sa, yung palayan, ayan, nagtatanim ako ng mais kung ano-ano. Kaso po, hinihika ako, hindi ko na po kaya. Kailangan nyo din mapacheck up. Kasi parang yung paghinga nyo rin, medyo malalim, no? Na, pag nagninibule po ako, gumagaan yung pakiramdam. Oo, minibulizer naman po ako. So, bali, ikaw yung taga-alaga dito sa mga... Kumbaga, bangka po ako ang nasa, Pati si Tata Rinaldo, kayong nagagabay. Oo. Ayan, nakakaano guys. Apat po silang mga elderly na magkakasama dito. Kasama si Tatay Rinaldo. At patuloy na lumalaban sa kanilang sitwasyon. Kahit mahirap, basta magtiwala sa ating Diyos, nanay. Oo, siya ang una. Siya ang gagabay. Lahat ng mga ito, kaparaanan po ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya po kami napadpad po dito sa inyo. Opo. Magpatuloy po ang mga biyaya at mga blessing galing sa ating sa Diyos para sa inyo. Sana nga po matulungan pa kayo ng maraming maraming. Opo. At ipag-pray natin si Tatay, Felix na sana mapanood ng mga pamangkin mo. Pamangkin ko. Na nasa ibang bansa si para matulungan. Sa Saudi may pamangkin niya. Oo. Sa Cebu. Sa Cebu. Noon sa Manila. Matulungan din kayo sa hikain nyo. Gusto ko yun. Opo, maganda po itong ginagawa natin. Oo, gusto ko yun. Para madami tayong matulungan ng mga elderly na kagaya nyo. Naramdaman ko rin yun na kapag nakatulong tayo, napaka-ano ng pakiramdam natin. Tama, opo. Ang sarap sa buhay. Ay, oo. Tsaka very positive yung dating sa atin na matutulog tayo sa isang gabi. Oo, ganun. Na magaan na, nakatulong tayo. May isa tayong napangiti na tao. Ay, oo. Kahit sa simpleng paraan, di ba nanay?
Basta di man lang. Yung natulungan natin ang gumante, meron talagang ginagawa ang Diyos. Tama. Hindi po tayo pababayaan. Ang galing nanay mag kasi naranasan ko yan. Nung nasa Maynila po kami, ang tao sa amin, labas, may aalis, may darating. Kaya nga, baliwala sa amin niya. Kaya sabi ko, siguro yan na ang ano ng Panginoon. Kaya nararamdaman ko yung ginagawa mo. Opo, thank you po. Buti kaya niyo pa pong magsaing. Oo, kaya ko naman. Pag hindi ako sumusumsum yung nita ko. Opo. Minsan nga nagtatampo yung serenal kasi hindi ko daw siya pinaliguan. Ito daw pinapaliguan. Sabi ko, hindi ko naman kasalanan yun. Di ba, ma'am? Hinihika rin ako. Minsan nagpapapaligo siya sa'yo. Gusto niya paligo. Kasi nag-iingit dito kasi pinapaliguan ko siya. Hindi naman siya makaano. At saka kayo po, minsan naano po kayo, napapagod din kayo. Pag napagod ako ng masyado, humihingal po ako. Dapat hindi po kayo masyadong napapagod. Dapat unawain niya ako, hindi siya magtampo. Ayan, opo. Sasabihan po natin si Tatay Rinaldo dahil mahirap po yung sitwasyon niyo kasi ikaw yung... Hindi, nung malakas pa ako, hindi ko naman siya pinababayaan. Ikaw yung parang nagsusustain sa mga pangailangan niyo. Ayan. Si Tatay, hindi na kaya, Tatay? Ayan. Hindi mo na kaya magluto-luto, magsaing? Pwede rin. Pwede rin. Malinaw pa ang mata. Oo. Maganda, no? Malinaw nga ang mata niya, hindi nalalalamin. Ako nalalalamin. Opo, kayo nanay. Nanay Pas, okay pa yung mata niya? Okay naman. May katarata yung kaliwa ko. Oo, no, nagtatanim niya ng mais. Nagtatanim din po kayo? Oo, nagpipiko pa. Ang galing naman. Mag-exercise tayo kahit yung lakad-lakad dito sa labas, pag hindi maulan. Ang ano lang si Nanay Pas kasi ito yung paa niyo, yung naano, nadulas kayo. Ito. Masakit. Hindi nyo magalaw. Mahina lang tayo ako. Minsan nakakatayo ako. Minsan naman, hindi. Nanginginig. Nanginginig po. Kailangan din mapacheck up. Sanay. Maraming salamat po muli kay Tita Mel. Tsaka po kay Tita Joy sa handog niyo pong pagmamahal para sa kanila, kila Tatay Rinaldo at saka sa mga kapatid po niya. Maraming salamat at naway mas lumawak pa po itong ating programang paglingap sa mga kababayan po natin dito sa Eastern Samar, sa Borongan, para lahat ng mga seniors, lahat ng mga lola at lolo po natin mas mabigyan natin ng madaming blessings. Ayan guys, maraming salamat po muli at hanggang sa susunod po na follow up check up ni Tatay, ingat po tayo palagi. Maraming salamat. Maraming salamat. God bless po. Thank you so much. Salamat, Lord.